Buzz. Ito ang ginayat na nalibas. Then, ang isang sako kong laing. Alam nyo guys, galing pang Pilipinas. Alam mo na, oh, tingnan mo. Oy, ano na siya? Dried taro leaves. Marami to, isang sako. Ay, ito ay isang kilo ata or oh, isang kilo o dalawa. Ganyan. Pero nabawasan ko na yan. At ito ang hindi pa ginayat. Pang ano ko to? Pang sigang. Sinigang sa libas. See? Guys, panoorin nyo ang aking vlog na ang aming laing sa Bicol ay kung hindi may santol, may libas. That is a word from Nobenos. So, ito, marami ko na itong dala. So, marami pa oh. Yeah. Produktong pangkabuhayan. Pag hindi ka magsipag, walang pewa. See? Ito ay ginayat. Ito ang ginayat pa rin. Maraming dala. So, salamat sa Diyos at may dala. Alam mo, 10 kilos lang sa sibupak. Kaya, 8 kilos, 2 kilos sa santol. Wala nang iba. Kasi hindi naman tag-santulan. Ito, oh, marami. Bigay ito sa akin. Shout out ko si Manay Edith from Iriga City. Siya ang nagtitinda nito. Doon kayo sa palengke ng Iriga City. Marami kayong mabibili nitong ganito. Laing, libas, santol. So, guys, shout out ko si Manay Edith Valle, Villamayor. Wow, pinsan siya ni Nora Honor. Thank you, guys. As usual, brown na siya na isatay or na isang kutsa na natin. So, pwede na siyang ilagay ang coconut. Lagay muna natin guys ang coconut. Oh. Kasi, uy, mabigat.
Ito na guys, ang libas. Alam nyo, baka kasi pag hindi natin hugasan, baka marumi o may maraming buhangin. Kaya dapat hugasan talaga. See? Yan ang aming libas sa Bicol. Pag may ganito, hindi siya napapanis ang laing, ay hindi napapanis at lalong sumasarap pag kinabukasan na. See? Yan na siya, oh. Di ba marami? Oh. Tingnan nyo guys, kung hindi natin hugasan, oh, tingnan mo, meron po lang wrapper ng ewan ko, candy siguro to. Shwada. See, dapat talaga hugasan para maalis yung alikabok. Imagine that, oh. Hmm. Dapat hinuhugasan. Kasi, isko, tayo rin ang kakain. Ooh. At patuluin para yung tubig niya mag-rinse siya. I-rinse natin ng ano, ng tubig na maligam-gam o malamig para yung ano ba yun? Yung alikabok matanggal. See that? I-rinse natin ng tubig. Dapat yung strainer natin malaki. Kasi kung maliit, hindi kakasya. Sa laki ba naman ng sa dami ng gata ko, 10 tubs, see? Ang dami-dami. Oh. Set aside natin kasi para tumulo ang tubig. At dapat running water siya, guys. See? Para maalis yung alikabok. Diba guys, nakaluto na, nakatulo na siya, oh. Oh, see? Tulo na ang tubig. Look, oh. Konti na lang ang tulo. So, pwede na nating ilagay siya. At, teka, para diretso na natin. Yun. See guys, oh, di ba? Oh, ang dami. Haluin ng hindi halo talaga. At dapat painin lang. Kasi pag sobrang malakas ang apoy, ano siya, hilaw at makati.
So, huwag niyong haluin ng ganyan. Hindi dapat. Dapat ganyan lang isok nyo sa gata. See? Tingnan nyo guys. 10 tab ng ano? So, 10 tubs of coconut. Grind coconut. At fresh siya. Kasi pag kaming taga Bicol, hindi kami magluluto ng yung coconut powder. Hindi yun masarap. Hindi masarap guys ang coconut powder. Pag yan ang iano nyo. See? Kung ito lang naman, sagana. Sagana sa sustansya. Coconut milk. Fiber ang ano, ang libas at saka taro leaves. See that? So, marami kayong matututunan sa akin. Kung hindi kayo marunong magluto ng laing, ito guys! Sorry naman. Hindi ko sinasabing masarap or masarap akong magluto. Maraming masarap magluto dyan. Pero kung hindi nyo alam magluto ng laing, ito guys. So, 10 coconut or yung nyog na tigpa 550 dirhams dito sa Abu Dhabi. Guys, lumalabas na ang mantika niya. Oh, pag green na siya, meaning nagmamantika na yan. Oh, ganda. Sarap. Tingnan nyo. Pag green na, yan, lumalabas na ang mantika niya. Ganun lang yun guys, see? At ang aking mahiwagang kaldero. Sabi ng mga kaibigan ko, ang dami raw sili. Hindi naman kasi masyadong hanghang, hindi naman masyadong maano ang sili dito. Konti lang naman ang ilalagay ko guys. At laging hugasan kasi maraming kamay ang naghawak nito. Siya. Wow! Mantika na siya. Nagmamantika na. Wow! Tingnan nyo guys. Iyon o. Iyon o. Iyon o. Nagmamantika na siya. Pero may sabaw pa siya. So, ilalagay na natin ang sili. Yun ang pampasarap sa lahat. Ito. Konti lang naman. Di ba? Konti lang yan guys, baka 10 din, 10 piraso rin, ginayat ko lang. So, pwede na, pangkabuhayan. Oh, malapit na siyang magbantika yung libas. Oh, kaya lang hindi nyo na yan makikita kasi ano na rin siya eh. sarap. At so, konti lang naman yun. Mamaya maluluto na yun. So, mag-absorb na yung sarap ng ano. Ng sili. My finished product. See? At ayun na, nagmantika na siya. Wow, talaga. Yan guys, so nawala na yung sabaw kasi mantika na siya. Ay, siya. Sarap. Kain na tayo. At kumikitang pangkabuhayan. Ayan. Pag maraming mantika, meaning
green ang mantika, fresh ang coconut niyan. Pero pag puti siya, puti yan, powdered ang coconut niyan. See? Hindi yun masarap. Dapat fresh lagi para malinamnam, masarap, matamis ang ating laing with libas. See guys, thank you for watching. Bye! Magtitinda na ako. Salamat. Salamat sa Diyos. Sana'y marami kayong makain nito. Maraming kanin. Salamat! Bye!